Matamis na naman itong pag-uusapan natin, mga kaibigan. Kumusta daw po kayo? Sabi ng maintenance. Usapang tunay na ubi kalamay po ang topic natin today. O, simula na tayo. Siyempre, malagkit. O, ito po ang umpisa. Paghuluin natin yung malagkit. Okay? Tapos, lagyan natin ng gata, one can. Tapos, lagyan natin ng kakang gata, isang lata din. Ang isang can po is 400 ml. Na purple yam condensed milk, $2.29. Ito po ang nakita kong ube na condensed milk. Isang lata po niyan ang ihahalo nyo dito sa gata at sa ating malagkit. Ito naman ang ginamit ko. Nakita ko po ito sa frozen section ng grocery store. Ube na yan, grated na, luto na. Tunawin nyo na lang, tsaka nyo ihalo. Isang package lang po ang hinalo ko dahil isang coconut cream at isang coconut milk lang naman ang ginamit ko. Bago nyo po man isa lang, haluin nyo na ng maayos para magsama-sama na yung gata at saka yung malagkit. Parang hindi ako satisfied dun sa kulay na purple ditong ube kalamay, kaya naglagay po ako ng ilang drops ng ube flavor. Pero kayo na mag-decide kung sa tingin nyo hindi pa siya dark na purple, eh lagyan nyo. Kung ayaw nyo, okay din yun. Naka naman, bago po kaldero ko, bet nyo ba? Importante, coat your pan with cooking spray o kaya brush it with melted butter. Ayaw nyong manikit yung kalamay at saka dahan-dahan nyo na pong ibuhos yung inyong butter. Wala na tong asukal kasi yung ube condensed milk, matamis na yung condensed milk ngayon, di ba? Pagkatapos niya, oh, eto na, the hard work begins. Halo po ng halo. Magpatulog na kayo kay Bunso o kay Kuya dahil alternate kayo, dahil pag maraking batch ang niluto nyo, eh talagang mangangalay kayo. At pag talagang ready na yung arms nyo to fall off, ibig sabihin, luto na yung ube kalamay nyo. Joke lang ha, pero matagal po talagang haluan ito. Wala, there's no other way. Halo lang ng halo hanggang sa maluto. O, yung latik naman ang gawin natin. Dalawang lata po ng kakang gata ang ilagay nyo sa kawali nyo. Tapos, hayaan nyo po siyang kumulo. O, halo lang po kayo ng halo. Alam nyo, kung meron po kayong rubber spatula, I would prefer using that kesa yung sandok na metal para hindi kumakaskas yung sandok dun sa ilalim ng kawali nyo. Ang mapapansin nyo, magso-solid na po yan, tapos lalabas yung mantika nung gata. O, halo lang po ng halo. Eventually, magta-turn yan into beige or mocha. And then, kapag latik na, makikita nyo, magiging dark or golden brown. O, luto na. Tapos, yung lahat ng mantika, lumabas na. Pagkatapos nyan, de, kung gusto nyong strain o salain para magamit nyo yung langis sa pagbabrush nung ilalim nung inyong gagamiting lalagyan nung ube kalamay, o de, salain nyo. Habang mainit pa yung ube kalamay, ilagay nyo na po sa lalagyan, sa bilao o kaya dyan sa tasa, tulad ng ginamit ko. Alam nyo, aminin ko sa inyo, talagang kahit nahirapan ako sa pagluluto nitong ube kalamay, nako, worth it po ng time ko. Nakita nyo yan? Sarap! At habang nilalagay nyo yung latik dun sa ibabaw ng ubi kalamay, naku po, it's very aromatic, kaka-addict yung amoy. Grabe. Sana po yung nag-i-enjoy kayo sa mga ipinopost ko at binabasa ko po yung mga comments nyo, so keep it coming. Natatawa ko dun sa mga comments ng iba eh. At kung okay lang sa inyo yung mga pasuntok-suntok nating mga sense of humor, aba eh, ituloy natin yan. Let's make cooking fun. And baking fun. Si Ron Bilaro po ulit. Hanggang sa susunod. Kita-kits. Bye everybody. Mga igan, eto na naman!